Ang ating tatalakayin sa bidyong ito ay tungkol sa nahukay ng ating ka-TH na mga nakasalansan na mga bato sa ilalim ng lupa. Bago tayo magpatuloy, kung meron kang natagpo ang marka at nais mo itong ipabasa, ipadala mo lamang ito sa aking email address na elmozugwalt@gmail.com. Sa larawan na ito ay nakikita natin ang nahukay na butas ng ating ka-TH sa kanyang lugar. At ang kapansin-pansin dito ay ang mga batong nakasalansan sa loob ng butas na ito. Ayon sa ka-TH natin, hinukay nila ang lugar na ito at kanilang naabot ang mga nakasalansang batong ito sa lalim na 2 metro. Ngayon, ang tanong ng ating ka-TH dito ay kung isa ba itong lehitimong marka o hindi. Ang pagsasalansan ng mga bato ay isang estilo ng mga sundalong Hapon para gumawa ng pader o harang sa loob ng tunnel na kanilang hinukay. Kaya base sa aking pagsusuri, ang butas na ito ay posibleng isang tunnel. At ang mga nakasalansan na mga batong ito ay harang sa pasukan ng tunnel na ito. Maliban dito, ito na rin ang siyang nagpapahiwatig na ito ang tamang pasukan ng nakatagong tunnel sa lugar. Ang payo ko sa ka-TH natin dito ay linisin mo ang mga batong ito at ituloy mo itong hukayin. Bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Jonel Borromeo Merabete na taga Quezon Province. Shoutout kay ka-TH na si Fan TV na taga Davao de Oro. Shoutout kay ka-TH na si John Michael Samurai na taga Surigao City. Shoutout kay ka-TH na si Rex Alipo na taga Calabarzon. Shoutout kay ka-TH na si Nengge Cares na taga Davao de Oro. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zogwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.